Mga Pops, unti-unti nang nanunumbalik ang signal sa ilang probinsya na sinalanta ng Bagyong Odette. Pero pahirapan pa rin daw yan dahil sa kawalan ng kuryente, partikular na sa Visayas. Narito ang report. Kahit magpapasko na, tuloy pa rin ang pagsasaayos ng utility sa mga probinsya na nasalanta ng Bagyong Odette. Sabi ni PLDT Smart Vice President and Group Head of Corporate Communications Cathy Yang, 88% na ng mga hinagupit ng bagyo sa Visayas ay naibalik na ang signal, 99% naman sa Mindanao. Sinisikap raw nila na maisaayos ito pero kailangan daw munang manumbalik ang supply ng kuryente. Sa ngayon, hindi pa raw tiyak kung kailan niyang tuluyang maibabalik. Yung patuloy na kawalan ng commercial power o kuryente ang number one pa rin na issue. Dahil di pa rin fully restored ang commercial power sa Visayas, naantala rin ang aming restoration work doon. Sabi ng Meralco, nagpadala na sila ng linemen na magkukumpuni ng mga poste sa Visayas at Mindanao. Ang Meralco po ay magpapadala ng 53 linemen at 12 mechanized vehicles sa Cebu to help Visayas Electric Company. At magpapadala rin po kami ng 106 linemen at 26 mechanized vehicles naman sa Bohol. Prioridad nila na maibalik ang kuryente sa mga ospital, government centers, tower sites at iba pang essential facilities. Ang Maynilad naman, magpapadala ng mobile treatment plants para may mainom na malinis na tubig ang mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Tuloy-tuloy lang tayo. Least that we can do for them, our service, maraming mga hindi masaya ang Pasko. Okay, after Christmas, we'll try to bring our mobile treatment plants to the major cities, yung mga mas maraming sa servisyohan. Mukha ng balita, Julie Baiza.